Hey there, Ethical Nation! This is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, sasagot tayo sa isa sa mga katanungan nyo dito sa Ethical Nation. So, this question comes from Van Robert De Castro. So, I hope nanonood ka nito, Van. So, ang tanong niya, paano kung na-invite mo na prospect ay napresentahan na pala ng iba pero hindi pa rin sila nag-join? Posible pa kaya sila na mag-join? So maraming salamat sa tanong mo, Van, and this is a great question. So ang pinakasagot ko dito is yes, pwedeng-pwede pa rin sila na mag-join sa'yo. Kasi katulad nga na nabanggit ko sa previous video na ginawa ko about sa pag-follow up, no means not now, hindi pa lang ito yung tamang time para sa kanila. Baka yung nag-present sa kanila before ay hindi pa nila tamang time. Malay mo, ito na yung tamang time para sa kanya nung presentan mo siya. Kapag ka nag-decide, para malaman mo kung tamang time na para sa kanya, nag-present ka, sumali siya. Yun yan, tamang time para sa kanya. Kaya usually, yung mga nag-go on the spot natin na prospect, whether sa products yan or sa business, usually na-encounter na nila yung network marketing, whether same company or same product or same na business or hindi. No, na-encounter na nila yan. Kaya nag-on the spot siya sa'yo kasi napatapat siya sa'yo. Okay? Kaya ang tawag dun is chamba. Eh, ang chamba kasi hindi na-duplicate. Kaya hindi ako nag-advocate ng on the spot. Pilitin mo mag-on the spot. Hindi ako nag-advocate ng ganyan. Usually, marami na siyang naikuta na ibang mga businesses. And ready na siya. Nung time na napresentan mo siya, kaya mo siya napa-on the spot. Kung ikaw ay may napa-on the spot na before. Whether sa product or sa recruiting. So, ganun siya nag-work. Ngayon, yung sinabi ni Van na halimbawa napresentahan na ng iba, hindi sumali, napresentahan mo ngayon, pag hindi pa rin siya sumali, ibig sabihin hindi pa rin yung tamang time para sa kanya. Pero hindi ibig sabihin pababayaan mo na siya. Follow up. Okay? Follow up. So kung Van, kung hindi mo pa napapanood yung video ko about follow up, hanapin mo yun dito sa YouTube channel ko about sa pag-follow up. Importante na ikaw yung consistent na mag-follow up para pag dumating yung tamang time na ready na siya, na andun ka. Okay? Present ka. Ready na siyang sumali, naghahanap na siya kasi gusto na niyang sumali, ready na siyang mag-join, na andun ka, nagpa-follow up sa kanya. Doon siya magde-decide na sumali sa'yo. Pero pwede pa rin mangyari na ayoko naman kayong bigyan ng 100% guarantee na porket nagpa-follow up ka, sasali sa'yo. Hindi rin naman, pwede pa rin mangyari na sa iba siya sumali, sa iba siya bumili, and it's fine. Huwag niyo pe-personalin, wala na tayong magagawa doon. Ang trabaho natin ay i-share yung business, ipakita sa kanila yung business or yung products, kung ano man ang ino-offer mo. Paulit-ulit na pakita sa kanila yung true follow-up. Pero ang trabaho naman nila is to decide. Kalayaan nila yun mag-decide. Eh kung ayaw nila sa'yo, ayaw nila sa'yo, wala kang magagawa dun. At least ikaw, hindi mo sinayang yung chance na nag-effort ka. Pero what if sasali pala sana sa'yo kaso masyado mong pinersonal yung rejection, di ka na nag-follow up. Later on, nabalitaan mo sumali na sa iba. Di ba parang mas masakit yun? Kasi alam mo, wala kang ginawa eh. Di ba? Alam mo, wala kang ginawa eh. Di ka nag-follow up na eh. Di ba? Pinersonal mo yung rejection. So yun yung ibig kong sabihin. And even ako, ito ha, malupit, meron akong na-experience before sa 7 years ko na rin sa industry na to. Nireject niya ako, sumali siya sa ibang company, no? Even nag-follow up ko ako, sumali pa rin siya sa ibang company. Pero hindi ko nalang pinasin. Kasi sabi ko, wala naman ako magagawa. Dami pa naman dyang iba. And then later on, sumali pa rin siya sa akin. Kasi puro power-power yung nasalihan niya. Nag-decide siya na lumipat, sumali pa rin sa akin. No? Meron pang iba na ang dami pang pinagdaanan na share ko yung business ko, nireject ako, finallow up ko, ayaw pa din, tapos sumali sa iba, tapos ang dami pang pinaglipat-lipatan na company, tapos pagbalik sa akin din pala yung end up. Hindi ko inaasahan yun ha, hindi ko siya hinintay, hindi ko siya inaasahan, nag-follow up lang rin ako. Yun yung power ng follow up. Nag-follow up pa rin ako sa kanya, kinakamusta ko kung ano na yung result niya sa business. Wala, follow up lang. And later on yun, nag-decide pa rin na sumali sa akin kasi mga napunta niya, puro power-power lang, walang 5Ms. So yun yung ibig kong sabihin, yan yung power ng follow up. No, hangga't hindi nila sinasabi sa akin na tigilan mo na ako, ayaw ko sa iyo, 'di ba? Or blinak ako. And minsan nga kahit sabihan na tigilan na sila, 'di ba? Hangga't hindi ako binablock, magpo-follow up pa rin ako kasi hindi ko pinipersonal 'yan eh. Hindi ko pinipersonal kung ano sinasabi nila. No, hangga't buhay sila at hangga't hindi nila ako binablock, magpo-follow up ako. 'Yun lang yung simple rule ko. Pag wala na sila dito sa mundo, eh paano pa ako magpo-follow up noon? Diba? Ano yung pasasalihin ko kung multo na siya, diba? So, alam niyo na yun, common sense naman. Okay, so I hope nasagot ko yung tanong mo, Van. At para sa inyong mga nagtatanong rin na similar sa tanong ni Van, I hope nasagot ko yung tanong. Make sure na i-like nyo tong video kung nagustuhan nyo. Question of the day, ano yung pinakantumatak sa isipan mo dito sa mga sinabi ko dito sa video na ito? Comment mo dyan sa ilalim. Then i-share mo to sa iyong mga friends, members na alam mo na matutulungan itong video na ito. So once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time.
Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagay mo kung ano yung tanong mo. And then lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko nagagawan ko siya ng video in the future once makita ko na siya. So as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo ng nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa iyo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So ayun, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.